Good morning, guys. Dahil malamig ang panahon ngayon, uso yung sore throat, colds, flu. So, gawa tayo ng home remedy kapag meron tayong masakit sa lalamunan. So, kuha lang ito yung kalamansi. Ipok lang natin siya ng tinidor. Yan. Tapos, iihawin natin siya. So, mas maganda pag sa uling. And then, mas maganda kung ang kalamansi nyo ay overnight sa labas. Yung nahahamugan siya. Kasi yun ang turo ng nanay ko sa akin. One time, masakit yung lalamunan ko. Halos, hindi ako makalunok. So, yun ang kalamansi. Nilabas niya. Overnight sa labas. Tapos, kinabukasan, inihaw ko yung kalamansi. Yung mainit-init pa. Mainit-init pa siya. Tapos, ipatak mo directly sa iyong lalamunan. Mapait lang siya na maasim. Pero, worth it naman. Dahil, ano ba ito tawag? Dahil effective siya. Pero avoid sa cold drinks muna. Hanggang sa gumaling. Tapos mag-gargle din ng asin. Maligamgam na tubig na may asin. Every morning at saka night before you sleep. Ihawin lang natin hanggang sa mainit yung loob ng kalamansi. Ayan, hulog. Pwede na siguro yan. Ito na yung kalamansi natin na may pook ng tinidor. Medyo mainit pa siya. Hindi pa kaya ng lalamunan. Baka mag-dinirect natin yung juice niya sa lalamunan natin eh. Lalo sumakit ng lalamunan natin. So, kailangan mo na yung hindi masyadong mainit. Yung kaya-kaya lang natin na yung init. So, hindi nawawala. Alam niyo dati guys, dito sa ano ko sa kamay, tinubuan ako ng yung bukol. Siguro pasma yun kasi nga syempre nagtatrabaho tayo. Minsan yung amo, kahit na kakatapos lang natin magplansa, nag-uutos na. So, tinubuan ako parang jolin sa kalaki. Syempre, ignore kasi wala naman tayong pera na hindi natin lang, baka sabihin ng doktor opera o gano'n, diba? So, ang ginawa ko, 1 year kong ginawa, yung luya, tuwing gabi, bago kong matulog, nilalagyan ko siya. Iniihaw ko yung luya, tapos ilalagay ko siya sa bukol ko dito sa kamay. Nawala siya, guys. Pero masakit na makate sa loob. Pero nawala siya. Yun, medyo hindi na siya mainit. So, ganito lang. Papatak lang natin, go straight dito. Ganito lang. Mabait na mainit. Yan, pero kung gusto niyo ubusin yung juice, okay lang din. Pero yung direct dun sa lalamunan, yung parang isang alangala. Yan lang naman ang gamot eh. Pag hindi kaya, so kailangan na natin magpa-doktor. Pag hindi kaya ng kalamansi. Pero ito yung remedy. Pag nasa probinsya kami, ito lang yung gamot ko. Ang strep cells naman kasi para sa makating lalamunan. Pero avoid talaga yung yung cold drinks. So yun lang guys yung ating home remedy para sa ating sore throat or masakit na lalamunan. Ako kasi pag nandito sa ibang bansa, minsan kumakain ako ng maasim, yung suka. Kung ano man yung prutas na sinasawsaw ko sa suka. Pero ngayon hindi ko na magawa kasi may gastric na ako eh.
Tapos yung tubig, kailangan maligam-gam din yung iinumin natin pag meron tayong sore throat. So avoid cold drinks. Kasi ano ngayon, yung malamig sa umaga, lalo na pag madaling araw. Dito sa Malaysia, hindi masyadong malamig kagaya ng sa Pilipinas sa umaga. Yun, mas gusto ko dito yung klima sa umaga. Kaya pag umuwi ako ng Pinas, like December, tapos balik ko dito, sigurado. Meron akong lagnat, meron akong flu, ganyan. Last 2019 nung umuwi ako, pagbalik ko dito. Doktor agad, kasi non-stop ang ubo, tapos maano pa siya, matigas yung ubo ko. So yung doktor nagbigay sa akin ng cough medicine na antibiotic para pampatigil ng ubo. Kasi non-stop talaga eh, hanggang madaling araw. So yung muscle mo sa chan mo na ano siya, na natatagtag kumbaga. Kasi masakit pag umubo na wala na ka namang ilalabas. So yun lang guys. Thanks for watching. Bye.